Have a great day, online waris. Kapapasok lamang na balita ngayong araw na ito. Chad, walang pera upang matugunan ang scholarships ng mga college students sa private tertiary schools across the country from 2021 to 2023. Naku, mukhang walang budget ang Chad ngayon para sa pag-provision ng scholarship. Ito ay ayon kay Chad Region 1 Director Danilo Bose. Walang pondo para sa mga nasabing beneficiaries dahil ito naman ay hindi nakasama sa General Appropriations Act or yung tinatawag nating special funds for different government agencies. Kung unawain natin, ang General Appropriations Act ay isang special fund or special na pondo para sa iba't ibang government agencies. Kung uunawain natin, meron kasi tayong tinatawag na the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. It's a component of Republic Act 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, which provides free tuition and other school fees for college students enrolled in private schools. Sa mga estudyante sa mga college na naka-enroll sa private school, itong batas na ito ay naglalayon na magbigay assistance o magbigay ng free tuition fees kasama ang pakikipagtulungan ng mga private colleges. Kung maaalala natin ay naipatupad ito nitong 2018 matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 3, 2017. Ngunit huwag kayong mabahala dahil ayon sa isang university representative dito sa Region 1 ay ang mga walang budget lamang ay ang mga estudyante o mga colleges na nasa first year at second year college. Pero yung nasa third year and fourth year college, sila lamang ang mabibenepisyuhan ng mga ito. Ito ay kabilang sa bracketing, ano? Ayon sa balita. May nangyari kasing issue dito na kung saan ay nabigla ang mga estudyante na dito sa Region 1, isang university sa Region 1 dahil karamihan sa mga estudyante, okay, may bilang, actually may bilang yung mga estudyante. So, 300 estudyante, halos first year lahat, yung iba naman ay second year students, ay nagre-reklamo dahil ngayon ay kinakailangan na nilang magbayad ng tuition fee or miscellaneous fee at other school fees na nagkakahalaga ng 40,000 pesos each, samantalang alam nila na mayroong scholarship. Pero ayon sa isang president dito sa Region 1, president ng isang university, kailangan nilang mangolekta ng tuition fee dahil pambayad ito sa mga teachers na nagtuturo sa kanilang private universities. Dagdag pa niya ay sinabi ni Ched Chairman J. Prospero de Vera III na nitong meeting lang na walang naka-allocate na fund for new grantees. So, to be exact is first year and second year college students. Pero yung mga nasa third year and fourth year college ay nabigyan ng grant noong 2018 at sila ay makapagpapatuloy na makakuha ng tulong hanggang sa susunod na taon. Sabi naman ng presidente ng university sa Region 1 ay masisigurado naman nila at willing naman silang magbigay ng discounts para sa mga apektadong estudyante sa mga susunod na buwan, ano? Upang mabayaran din naman ang kanilang mga obligasyon sa paaralan. At sa ating mga subscribers na estudyante, huwag kayong mabahala sapagkat ang balitang ito ay makapagbibigay talaga sa atin ng tulong, idea, impormasyon upang makapaghanda na sa mga susunod na pasukan. Thank you very much! Maestro Bino Lessons.